Hi guys, this is Samantha and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Finally, after 7 years, Despicable 4 is out. Brought to us by Illumination, distributed by Universal Pictures. As we all know, talaga naman pumato ang Despicable Me 1, 2, 3. Kaya nagkaroon din ng Minions Part 1 and 2. And this time, syempre hindi natin papalagpasin ang Despicable Me 4. It's a family comedy animation film directed by Chris Renaud and Patrick Delage. Kaya naman, for today's video, tayo ay mag-movie review. Obvious naman, sa ating background, we have Minions. Later, i-share ko yan sa inyo kung paano namin nakompleto sila. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna ako sa aking Despicable Me 4 journey. Karat G! Papoy! Eh? Papoy? Magkala na papoy? Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regret. What it's like to be in debt, babe. Stabbed in the back, bet I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that... Hello guys, order kami through online. Pero hindi lang kami may ganito. So nag-add na lang kami. Yes! Oh, I think. Them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain. Hi guys, so ngayon nandito tayo sa Barrio Fiesta. Tapos na tayo manood ng sine sa IMAX kanina ng Despicable 4. Later magre-review tayo. And ang masabi ko lang ngayon habang nag-aantay ng food, sobrang ganda niya guys. Kung gusto mong tumawa lang ng tumawa, this is a good movie for you. Eto na nga, nabudol na nga kami kanina. Nag-drinks kami, kinuha namin to, in-avail namin to. 5 to guys, kinuha namin itong dalawa. Si Mega Jerry and si Mega Dave. Sobrang nakaka-good vibes ng movie. Of course, kayo na din na nga ako nakapag-intro. Kasi dumaan pa kami sa McDo para kompletuhin na yung mga Minions. 12 kasi yun, plus book. Meron na kaming 9 sa bahay. 3 na yung binili namin, tsaka yung book. Ito na siya, kompleto na namin. Mamaya, makukompleto na siya sa bahay. Ayan. Ito na lang yung kulang namin. Kompleto na siya mamaya pag-uwi. Katerno nga pala namin siya. Minions. Tapos yung mommy ko naman siguro, pakita sa inyo. Ayan, so pasok na natin. Bumili ka kami ng book kasi sa Bulacan wala nito. Hanap kami ng hanap, wala. Tingnan natin. Ayan siya. So yun guys, atayantayin muna kami ng food dahil nagutom na kami. Later review tayo.
pinaka-gray. Kasi siya si Gru. Spoiler alert tayo. Grabe guys, sobrang nagganda nung movie. Magsimula tayo sa characters. Alam naman natin na nandito si Gru, si Lucy, tapos yung tatlo niyang orphan na sina Margo, Edith, and Agnes. This time, sobrang na-excite ako sa bagong character dito, new family member na si Gru Jr. Sobrang cute! Guys, ano siya? Kamukha siya ni Jack-Jack, yung baby sa Incredibles. Masabi ko talaga na this movie is better than the trailer. Gusto mo talagang ma-entertain, tumawa, talagang perfect tong movie na to. Nakita dito yung struggle din ng tatay. Kasi diba usually yung mga baby, minsan mas makananay sila. Parang human instinct na mas gusto nila yung nanay nila. Diba ang mga tatay, sila yung provider, sila yung madalas na sa work, ang kasama ng mga bata, or tayo, mas madalas natin kasama, yung mommy natin. So, pinakita rin dito na mas malapit ang loob ng baby, si Baby Gru Jr. sa mommy niya, kaysa kay Gru. And, nakapag-catch up lang si Gru sa anak niya nung nag-disguise na sila. Very in time kasi 'di ba pinalabas siya Father's Day season, kaya siguro din ganun yung naging story niya. Ang cute lang kasi yung character niya dito. Palagi niya niloloko yung tatay niya, yung sa per deeply part. And then si Gru naman, pinakita dito na talagang father's love. Lalo siyang nagpakatatay. This time nagkaroon na siya ng biological son. Kung nasundan niyo yung story niya, talagang nagsimula siya na talagang gusto niya maging super villain. And pinakita dito na talaga nagbago na siya dahil may mga anak na siya. Kaya from super villain to anti-villain na siya. And of course, kasabay doon yung mga minions niya. Mga minions niya, super funny pa din sa movie na to. And yung minions nila dito, nahate yung iba na punta sa AVL. Ito na lang yung natira sa kanya para mag-alaga ng baby niya. And then the rest is sa AVL na sila, sa government. Dahil may bagong character dito na si Maxim. Yun yung kalaban ni Gru this time. Na dati niyang schoolmate. Si Maxim, yung kaaway niya, para siya nagiging cockroach. Kumbaga yun yung parang power niya as a villain. Magandang character niya kasi talagang villain siya pero super funny rin niya. Yung conflict dito nag-arise simula nung meron siyang classmate before, para silang nag-reunion. Then nakita niya yun, hinuli niya. Kasi nga, di ba, bumait na si Gru, part na siya ng government, anti-villain na siya. Pero yung nahuli niyang si Maxim, na bagong kontrabida dito, is nakawala siya sa kulungan. Kaya nag-take siya ng revenge. Si Maxim. Ngayon, at stake yung family ni Gru. Yung safety nila. Kaya doon umikot yung story. Yung bagong character dito pa is si Papi, na vinice over ni Joey King ng Kissing Booth. Yung idol niya dito si Gru, dahil gusto niya rin magpaka-villain. Kaya nagpasama siya kay Gru magnakaw sa school. So somehow parang napipilitan din si Gru maging villain. Pero kasi dahil lang din yun, para hindi sabihin ni Papi na si Gru ay dating supervillain. Kasi nga si Gru ay nagbabagong buhay na. Kasi parang kay Gru, gusto na lang din niya mag-save sila. Super relatable to, lalo na sa mga family na kailangan lumipat ng panibagong bahay. Kasi another adjustment to sa mga anak. And yun yung naging isa pang problem sa story na to. Kaya si Gru nagtatry siyang makipag-friend sa kapitbahay. Nagtatry sila ng panibagong venture sa buhay nila, trabaho sila ng ibang field. Si Lucy din na nag-try pumasok sa parlor, which is sobrang nakakatawa kasi unang pasok pala niya sa work, nasunog yun agad yung buhok ng customer niya. Another ikot pa ng story yun dun. Super funny, na sobrang funny and hilarious. Alam nyo guys, ano siya, slapstick, knowing kung paano gumawa ang illuminations, lalo na sa Despicable. Nakakatawa siya, pero hindi mo siya suseryosohin. Sobrang comedy compared sa Pixar na medyo may pagkalalim. Though may lessons din yung Illuminations, pero hindi kanya pahihirapan paintindi yung movie. More on what you see is what you get. More on mas gusto nilang i-goal yung pasayahin ka and yung entertainment. Kaya sobrang nakakatawa rin yung part na si Lucy, hinahabol siya nung customer niya na grocery, kasama yung mga kids. Alam niyo guys, yung alam mong mali yun na tinatakwan mo yung customer mo, na ginawan mo ng mali, pero matatawa ka. Kasi nga comedy lang naman yung movie. Matatawa ka lang talaga, laugh trip siya guys. Isa sa pinakanagandahan ako is
marami siyang nangyayari kay Gru, kung nakasama niya yung bagong character, nangyayari sa mga kids with minions na sinugod sila later on ng kaaway sa bahay nila, nangyayari dun kay Lucy, dun sa parlor. Sa sobrang dami nangyayari, hindi mo namamalayan yung oras. Sobrang nag-e-enjoy ka. Aww. Yung length ng movie itself is, yung the usual sa cartoon is 1 hour and 30 minutes something. Pero dahil sobrang dami nangyayari, tuloy-tuloy, laugh trip, nakakatawa, comedy, every scene is gold. Hindi mo mamamalayan. Na patapos na pala. Plus, take note, hindi lang yun yung nangyayari. May panibago ring nangyari sa mga minions. What? Limang mega minions na may mga powers. Nakakatawa din yun. Eto guys, si Mega Jerry, ang power niya is matigas siya. Strong siya. Yung tipong kaya niyang lunukin yung bomba na hindi masasabog. Eto naman si Mega Dave, strong din siya. Eto naman si Mega Mel, kung nakita niya may laser, ay nabugot siya. Meron siyang laser. Yun yung power niya. Ito naman si Mega Gas, lumilipad yan. Ang cute kasi pinaglalaroan yung mga characters ng minion. And nakakatuwa kasi diba ang cute-cute ng minions. Tapos may mga panibago silang itsura, costume. And of course, si Mega Team. Ayan, kaya mahaba yung kamay niyang ganyan. Kasi elastic siya, nasa stretch siya. Para siyang si Elastic Boy. Ganon. So nakakatuwa yung 5 na mega minions na yan. Kasi para silang pinag-experimentohan. What? Ng AVL. Dahil alam nilang may mga supervillains para ready sila makipagdigmaan at makipaglaban. Pero as usual, yung mga minions, di ba, sobrang nilang means madalas palpak sa mga ginagawa nila. Kasi nga comedy lang naman. Nakakatawa sila kasi yung gusto nilang makatulong sa tao dahil superheroes na sila. Pero ang nangyari is puro damage yung nangyari. Hindi sa matuwa yung mga tao. Nag-complain sa kanila. Ay, yung una nilang pagiging superhero, pinag-early retirement agad sila ng AVN. Pero, nung nasa panganib na sila Gru, to the rescue na sila. Aww. Kaya they came to save the day. Alam mo yung story dun sa The Incredibles, yung mga tao ayaw sa superhero. Parang ganun yung nangyari sa kanila nung una. Isa pa sa conflict, dahil nag-revenge nga tong si Maxine. Kinidnap niya ngayon yung anak ni Gru. Alam niyo guys, sobrang funny at the same time nakaka-touch yung part na to kasi pinakita dito na kahit yung baby na binrainwash siya ni Maxim through his powers dahil naging cockroach din yung baby dahil alam niyang tatay niya pa rin si Gru, nalabanan niya yung powers na yun. Kumbaga, kahit na-hypnotize siya ni Maxim, hindi yun tumalab sa kanya kasi alam pa rin niya na tatay niya si Gru. Kasi mamatay dapat si Gru dito kung hindi lang mahihimasmasan si baby niya. Kaya pinakita dito na nadaig pa rin yung kabutihan laban sa kasamaan. Nakakatuwa yung movie kasi papatawanin ka niya from start to finish. Pero nakakatouch din siya at the same time. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood, lalo na sa mga father and sa mga may kiddos, actually itong movie na to para sa lahat. For all ages. Mag-e-enjoy ka talaga. Kaya naman, napabili kami at napaka-collecta kami ng ganito. Dahil nag-enjoy kami. And of course, sa musical score nila, grabe, busog na busog. Dahil nandun lang naman ang kanta ng BTS, ng Blackpink, at marami pang iba. And speaking of BTS, yung casing mismo ni Poppy dito is BTS din. Ayan. And of course, as of filming, trivia, magiging available na ang BTS Minion sa Funko Pop. Ayan siya. Abang-abang sa mga nagko-collect ng Funko Pop plus gusto ang Minion. Of course nga pala, yung mga voice actors, yung mga nag-voice over talaga namang nagampanan nila ng maayos. Alam na si Poppy, dahil naka-brace yung character niya dito, talagang no S siya sa character niya. Di ba ganun pag mga naka-braces, parang ganyan. Siyempre si Gru, dahil alam naman natin na yung gumanap nun, yung nag-voiceover nun, is hindi naman talaga ganun yung accent niya. Nagampanan pa rin niya ng maayos. Overall, lahat sila ang gagaling. Kudos sa inyo. Cinematography nila, sobrang vibrant, ang ganda. Alam mo yun, sobrang nakaka-good vibes. Yung mismong cinematography pa lang. Para ka nasa ibang dimension na colorful niya. Ang sarap sa mata. And of course, as usual, to my movie review, hindi mawala ang lessons na gusto kong i-share na natutunan ko sa movie na to. Is of course, love for the family. Especially father's love dito sa movie na to. Kasi diba, si Gru,
bata pa lang, ang dream niya is maging super villain. Oh, hindi naman siya nangyari sa toong buhay, no? Syempre. Pero dito sa movie na to, ang dream niya is maging super villain. Makilala siya as villain. Pero nung nagkaroon siya ng family, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng mga orphans, tatlo, and plus yung totoo niyang anak, willing siyang i-give up yun. And gusto na lang niya is maging safe sila and focus na lang siya sa family niya. And tumulong pa siya sa AVL, sa government. Masugpo yung mga villain. O diba, how ironic. Kumbaga, bumait na si Gru. Actually, yung movie na to, hindi na nga din somehow despicable kasi bumait na siya, diba? Pero dahil nakilala na rin naman natin si Gru na gusto niya maging villain, pwede na rin. Tinulungan naman niya dito si Papi na gusto maging super villain. So, pwede na rin siya maging despicable niya pa rin. Of course, guys, another lesson, hanapan natin ng lesson, is yung sa mga minions, makikita talaga dito na dedicated and committed sila kay Gru. As we all know, noon, yung mga minions, naghahanap sila ng leader na masama. Kumbaga, followers sila ng mga villain kung kanino sila ma-amaze. Dahil kinupkup sila ni Gru. At kahit naging mabait na rin si Gru, yung commitment nila, nandun pa din. Kaya, from pag-aalaga ng baby ni Gru, to the point na maging superheroes din sila, ginawa nila para kalabanan nila yung kaaway. Actually, pilitan lang sila dito. Pero kasi cute-cute lang naman ang mga minions, so hindi naman siya dapat seryosohin. Pero sobrang comedy talaga niya. Mga happy hormones nyo, magsisilitawan yan kapag nanood kayo. And ayun guys, sugod na sa pinakamalapit na sinihan. And of course, to complete the Despicable Me 4 experience, kinompleto na nga namin yung lahat ng toys sa McDo. 12 yun and isang book. Ito siya guys, yung book. Ayan. Ayan. Pwede nyong basahin. Of course, yung mga 12 toys. 5 Mega Minions and then yung iba. Iba na yung costume nila. Nanood kami ng sine sa IMAX sa SM North EDSA. And to complete the experience, syempre, hindi natin pinalagpas ang Tumblr. 5 yun. May kami ng 2. Si Mega Jerry and si Mega Dave. Ito siya. 2 siya, guys. Tig-isa kami ng kapatid ko. Okay, siya nito. Ayan. And then sa akin to. 599 yung isa with popcorn na. Pero kung Tumblr lang and drinks, isa, 499. Sobrang cute niya, guys. Parang ito yung binili mo. Kasi sobrang tibay niyo. Guys, kung manonood kayo, I highly suggest sa IMAX para feeling nyo nandun din kayo kasama yung mga minions. Kung abot kamay, muna sila. Kung makikita nyo sa video, naka-yellow kami ng kapatid ko, si Sean, naka-minion outfit kami para talagang feel na feel namin yung Despicable Me minion vibe. And yung mommy ko naka-gray kasi siya si Gru. Charm. Isa pa pala sa pinaka-favorite ko dito is yung last part ng movie, lahat ng villain is nagpakita, even yung kamukha ni Gaza. What? Yung kamukha ni Gaza. Tapos yung kapatid ni Gru na si Drew, nandun din. Ang hindi ko nakita yung mommy niya, pero majority nakita ko lahat. Pero alam niyo, feeling ko, it could have been better kung lumitaw din yung mommy niya, mommy ni Gru. Kasi diba sa movie, parang yung mommy niya, wala masyadong paki kay Gru. Oh, kaya no. Si Gru, nung naging tatay siya, may paki siya sa anak niya. At may mapagmahal na tatay. Kung maalala niyo, may scene dati na yung mommy niya lagi lang sinasabi sa kanya na, puro ganun. Kasi nga, parang pinapakita doon na wala siya masyadong pakialam kay Gru. So, parang maganda lang din siyang story kung i-add na nandun yung mommy ni Gru, kung anong kayang pwedeng mangyari, kung may care pa siya sa apo niya, or wala din. Pero, kaabang-abang din yun. Kasi, mali mo, sa part 5 ng Despicable Me, dun na-entro yung nanay niya. A perfect family film. And this is the best comedy animation na napanood ko so far. Alam nyo guys, ang complaint ko sa movie na to, nabitin ako, sobrang ganda. I can't wait to watch it again. Kasi pag available na siya ulit to watch, papanoorin ko siya ulit. And guys, share ko lang kasi hindi kilig ako dahil post ako ng picture ko na nasa IMAX ako watching, yun nga, Despicable Me 4. And nag-like si John Cohen. John Cohen, guys, is a film producer ng Despicable Me. And not only Despicable Me, film producer din siya ng Angry Birds,
ng Garfield, yung kakapalabas lang recently. Nakakatuwa kasi syempre, napansin tayo guys, nag-like siya ng picture. So yun, shout out po sa inyo, John Cohen, Buchanan. Galing po ako mag-voice over. What? And of course, dito nagtatapos ang ating movie review with lessons ng Despicable Me 4. Of course, kung nag-enjoy at may natutunan kayo sa vlog na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone! Love you all! Guys, share ko nga pala sa inyo dahil nga sobrang nakakakit. What? Sobrang cute ng mga minions. Meron tayong Tumblr, meron tayong laruan from McDo. Bumili din kami ng ganito. What? Para siyang M&M. Yan, minions. Ng Goya. Ano naman bibilin kong minions na ito? Gabi diba guys? Ang sarap maging bata. Yun lang guys, totoo na to. Bye!